Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa biyaya na Ikaw ang unang umibig sa amin, bagaman hindi ka namin nakikilala. Ikaw ang namatay sa halip na kami at nagdanak ng iyong mahalagang dugo upang hugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman. At hindi na kami hahatulan at parurusahan pa man. Salamat po sa pagpapahintulot sa amin na matanggap ang katubusan at magkatipon sa iyong harapan sa oras na ito upang purihin ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig at mag-aral ng iyong salita at magkaroon ng fellowship sa banal na pagtitipon kung saan ikaw ay naroroon. Naway ang iyong espiritu ay samahan kami, pangalagaan ang bawat isa sa amin, at hawakan kami ng higit ng iyong makapangyarihan at mahabaging mga kamay. Pakiusap, hawakan mo po ang bawat isa sa amin ng iyong dakilang biyaya at pag-ibig at kapangyarihan ng Espiritu upang walang sino man sa amin ang maligaw. Ang mundo na ito ay puno ng kasamaan araw-araw. Ito ay tunay na isang mapanganib na mundo na hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa bawat araw. Salamat po sa pagprotekta sa amin mula sa mundong ito at sa paggabay sa amin tungo sa katotohanan. Kaya't pakiusap, hawakan mo po ang lahat ng mga churches sa bansa at sa buong mundo at ang lahat ng mga brothers at sisters na nangangaral ng ebanghelyo sa kanilang mga kahirapan sa pamamagitan po ng iyong biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo at tulungan silang maipangaral ang iyong ebanghelyo ng may katapangan at maisakatuparan ng iyong dakilang gawain ng paggabay sa maraming nawawalang kaluluwa sa harap mo upang baligtas. Pakiusap, pangalagaan mo po ang mga may sakit at kahinaan at hawakan sila ng mahigpit ng iyong salita at ng iyong mga kamay ng pag-ibig at kapangyarihan. Panginoon, ikaw na nagbibigay sa amin ang nararapat na salita na kinakailangan namin at nagtuturo ng daan na dapat naming lakaran. Pakiusap, hawakan mo po ang aming puso, isipan sa pamamagitan ng iyong salita na nais mong ituro sa amin at tulungan kami na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan upang mabuhay kami sa aming natitirang buhay para sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Sa oras po na ito, lahat kami ay umaasa lamang sa iyo at sa Espiritu Santo. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tingnan po natin sa Juan chapter 15. Juan chapter 15. Juan chapter 15, babasahin ko po magmula verse 1 hanggang verse 10. Juan chapter 15, magmula verse 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at iahagi sa apoy at masusunog. Kung kayo mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito ay gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito ay naluluwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kung paanong minahal ako ng Ama ay gayon din naman, minamahal ko kayo, manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama.
at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Hanggang dito po. Pumunta po ako sa US, United States, Eastern Summer Retreat. Hindi po ba ang Amerika ay napakalaki? Kaya nga, ang mga retreat doon ay isinasagawa sa apat na magkakaibang lugar, Western, Eastern, Central at North America. Sa apat na retreat, nakapunta po ako doon sa Eastern Retreat at mayroon doong 8 na mga churches. Mayroong 10 na mga pastor at ang retreat center ay nasa Kentucky. At ang laki po ay nasa 1.72 million square meters. Bumili po sila ng malaking lupa. Nagpatayo ng gusali. At ngayon ay nagpapatayo na sila ng mga lodgings. Ang lupain sa Eastern America ay malawak. Kaya doon po sa Kentucky, kung mula sa Washington ay kinakailangan po nila ng 8 oras na biyahe gamit ang kotse. 10 oras naman po ang kanilang biyahe kung mula naman sa New York. At 9 oras na biyahe mula sa Chicago. At 6 oras mula sa pinakamalapit na church. Malayo ito, subalit ang mga brothers and sisters sa US, sa tingin nila ay bumibiyahe lang sila ng parang 3 oras lang sa Korea. Marami silang nagtitipon sa retreat center. Nag-e-evangelize po sila ng maigi. Mayroon doong maraming mga newcomers sa retreat na naunawaan ang biyaya ng Diyos at naging masaya. Gayun din, marami ang tumanggap ng bautismo. Ang Western region naman ay magtitipon sa LA, sa Los Angeles sa July at ang Ebanghelyo ay papangaral sa maraming lugar sa US ng aktibo. Meron tayong 1,014 na bilang ng ating mga churches sa buong mundo. Hindi lamang po sa Korea. Ang Ebanghelyo ay mabilis na ipinapangaral at maraming tao ang patuloy na naipapanganak na muli. Kaya nga kanina ay umawi tayo ng himno tungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus. At opo, ang kanyang pagdating ay malapit na. Noon din pong nakaraang Miyerkules, yung alert warning ay bigla po itong tumunog ng 6:00 ng umaga. Kaya marami ang nagpanik. At narinig ko rin ito sa US, subalit nabalitaan ko po ito sa US, subalit pagkatapos ng kanilang anunsyo, ito ay maling report pala. Kaya gumaan ang loob ko. Ito ay gaya ng civil defense training. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa isang araw. At ang mundong ito ay mapanganib na. Ito ay napakadakilang biyaya ng Diyos na tayo ay naligtas sa mga huling panahon po na ito. Kaya gaya ng sinabi ni Jesus sa Juan chapter 11 verse 25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Hindi tayo sa kamatayan. Gayun din, sino mang nabubuhay at nananampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Sa Juan 11 verse 26, mayroon tayong buhay na walang hanggan. At kailanman magtapos ang mundo na ito, tayo ay pupunta sa walang hanggang bagong langit at lupa na inihanda ng Diyos para sa atin.
Kaya nga sa ikalawang Pedro chapter 3 na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos sapagkat ang kalangitan na nagdiliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo sa bagong langit at bagong lupa kung saan ang katwiran ay naninirahan. Kaya ginagawa natin ang memory verse at sinasabi na sa huli ang mundong ito ay masusunog. Ang mundong ito noon ay hinatulan sa pamamagitan ng baha, ngunit sa ikalawang Pedro, sa chapter 3 verse 7, ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy. Kaya maraming sinasabi ang Biblia na ang mundong ito sa huli ay hahatulan sa pamamagitan ng apoy. Maaari nating isipin na ito ay isang digmaang nuklear. Merong panganib ng digmaang nuklear na mangyayari anumang oras. Kaya nga, sinuri ng mga scientists ang lahat ng mga usapin na nangyayari sa ating panahon at pinaikot ang orasan ng katapusan ng mundong ito bago ang 90 segundo. Nangyayari po ito sa panahon natin ngayon. Inaasahan ng mga tao na ang kanilang hinaharap ay magiging isang mabuti at mas kasiyasiyang mundo. At ito po ay siyempre isang maling inaasahan. Dapat tayong laging masandatahan at maging handa na tumayo sa harapan ng Panginoon anumang oras. Karunungan ng mamuhay, maging handa na tumayo sa harapan ng Panginoon kahit na siya ay dumating anumang oras o umalis tayo sa mundong ito bago siya dumating. Kaya ang mga Kristiyano ay nararapat na mamuhay ng ganoon. Pagkatapos ng ating kaligtasan, wala na tayong pag-asa sa mundong ito. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Si David po sa mga awit, chapter 39, sa verse 7, "At ngayon, Panginoon, ano ang hinihintay ko? Ang pag-asa ko ay nasa iyo." Ang dakilang haring si David na sumakop sa mga kalapit na bansa at ng kanilang mga kapangyarihan at bumuo ng isang pinagkaisang kaharian ay laging nagnanais at nananabik sa araw na siya'y tatayo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sa awit 39 verse 4 hanggang 5, "Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Narito, ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal at sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay." Tunay na ang bawat tao'y nakatayo gaya ng isang hininga lamang. Nalalaman niya na ang araw niya dito sa mundo ay lilipas nang mabilis gaya ng isang panaginip. Tunay na ang tao'y lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao'y nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Ang mga tao dito sa mundo nagkakagulo ng walang kabuluhan dahil sila'y nabubuhay para sa mga bagay na naglalaho na gaya ng isang panaginip. Sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Kaya nga sa Kawikaan 23 verse 4 hanggang 5, "Huwag magpakapagod sa pagpapayaman, maging matalino ka na ang sarili mapigilan. Kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay napaparam. Sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan." Kaya mayroong mga talata na kagaya nito sa Biblia at alam ng mga Kristiyano kung anong ibig sabihin nito. Gayunpaman, ang ating pag-asa po ay nasa Panginoon na. At dapat tayong maging handa sa ating mga sarili na tumayo sa harapan niya na walang anumang dapat na ikahiya. Na kahit na dumating siya ng biglaan o kahit tawagin niya po tayo ng biglaan. Nabanggit ko po sa inyo, noong nakaraan. At naisip ko na dapat ko pang ituro ng higit pa ang tungkol sa Juan chapter 15. Kaya nga, binasa ko po sa inyo ang mga talata na ito. At ngayon, maraming mga aral ang dapat malaman para sa buhay ng mga born-again Christians. At ang Biblia ay nagtuturo ng maraming aral kung paanong dapat mamuhay ang Kristiyano pagkatapos ng kanyang kaligtasan. Higit sa lahat, ang chapter 15 ng aklat ng Ebanghelyo ni Juan ay nagtuturo ng mga aral na dapat pagbulayan ng mas malalim ng mga Kristiyano. Yamang ito ay isang chapter na nagtuturo tungkol sa pangunahing buhay ng isang Kristiyano. Pangunahin o kinakailangan. Pangunahin o kinakailangan. Gaya ng kung ano ang kinakailangan ng ating katawan na kainin, inumin, suotin, o gawin sa ating lipunan, ito ay isang mahalagang parte ng mga Kristiyano sa harapan po ng Diyos.
ang pinakapangunahing bagay, ang pinakapangunahin sa lahat ay ang Juan chapter 15 verse 3. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ito ay salita patungkol sa pananatili sa akin. At kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ang ibig sabihin nito ay nasa 1 Pedro chapter 1 verse 22, nilinis ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Mayroong isang talata na kagaya po nito. Ang ating kaluluwa ay nilinis sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan sa ating puso. Kaya ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Nakagawa po tayo ng lahat ng uri ng pandaraya at hindi makatuwir ang kasalanan. Subalit, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng Panginoon, ang ating mga kasalanan ay nalinis at gayon din ang ating kaluluwa. Kaya, ito ang salita ng Diyos para sa mga tao na ang mga kaluluwa ay nalinis. Mga Kristiyano, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ito ang unang utos ng Panginoon. Ang manatili sa Kanya pagkatapos ng ating kaligtasan. Saan ba naroon ang sanggol noong siya ay ipinanganak? Siya ay mayroong tatay, nanay, ate, kuya, tiyo, tiya, at pamilya. Hindi po ba? Siya ay nasa loob ng boundary. Pagkatapos na ang isang sanggol ay ipanganak, hindi mo kailangang sabihin, huwag kang aalis sa bahay ha, manatili ka sa bahay ha. Hindi na ninyo kailangang sabihin iyon. Kasi yung isang sanggol po ay walang anumang lakas na umalis, tama po ba? Subalit tayo ng mga taong ligtas na nasa laman, kahit na ang ating espiritu ay ligtas na, ang katawan ay mayroong malakas na kapangyarihan ng laman. Bago ninyo mapamunuan ang inyong laman ng maayos, maaari kayong mamuhay sa pamamagitan ng laman at hindi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga sa Roma 7:22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Hindi ba't sinasabi po ng Biblia, Roma 7:23, subalit nakikita ako ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi. Isang puso na nagnanais mabuhay ayon sa Espiritu. Ito ang puso ng Espiritu Santo na ibinigay sa taong naligtas. Gayunpaman, mayroon pa rin tayong likas na pagkamakasalanan. Ang likas na pagkamakasalanan ang nakikipaglabad sa loob ng puso na nagnanais na mabuhay ng ayon sa Espiritu Santo. Kaya nga sa Galatia 5:17, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Kaya pagkatapos na maligtas, kayo ay nagkaroon ng dalawang pagkatao. Sa loob natin, mayroong pagnanais na makapagbigay lugod sa Diyos at mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Subalit, hindi ito nais ng ating laman. Meron tayong magkasalungat na pagkatao at ang dalawang ito ay naglalaban. Sila'y laban sa isa't isa. Ang inyong laman ay pinipigilan kayo na mamuhay ayon sa Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay tumatanggi na mamuhay kayo ayon sa kalooban ng laman. Kapag kinalian po ninyo ang daga at ang ibon ng magkasama, ang ibon ay magsisikap na lumipad at ang daga naman ay magsisikap na pumasok sa kanyang lungga. Sino po kaya ang mananalo? Ano po? Ibon? Pero depende po yan sa uri ng ibon. Ang isang mahinang inakay na maya ay mahihila patungo sa lungga ng daga at kakainin. Subalit, ang mga ibon na kagaya ng agila ay lilipad pa itaas. Maaari nating matalo ang laman kung ang ating panloob na pagkatao ay malakas. Gayunpaman, silang mahihina sa pananampalataya ay mayroong mas malakas na laman. At nahihila sila nito at dinadala patungo sa sanlibutan. Kaya nga, sa Efeso, sa chapter 3 verse 16, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Kaya gaya po ng salitang ito, matatalo natin ang ating laman kapag naging malakas tayo sa salita ng Diyos at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga, ang utos po na gaya ng manatili kayo sa akin ay nakaabot sa mga taong naligtas. Sinabi ito ng Diyos sapagkat ang tao ay maaaring hindi manatili sa Panginoon. Ayaw ng laman na nananatili sa Diyos. Nais itong mamuhay sa anumang sariling kalooban. Kung titingnan po ninyo, sa Efeso chapter 2 verse 2,
Noon kayo ay mga patay mula sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. At bago kayo naligtas, sinabi po ng Biblia na dati ninyong nilakaran ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Sino bang pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid? Ito ay si Satanas. Hindi alam ng mga tao kung naririyan ba si Satanas o wala, o kung kumikilos ba siya o hindi. Kusa lamang silang nabubuhay ayon sa kanilang laman, at si Satanas ay kumikilos sa kalagitnaan po nito, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Si Satanas ang pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid at kumikilos sa lahat ng mga taong hindi ligtas at sa mga masuwaying tao ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ito ay masamang espiritu. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman, nating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan gaya naman ng mga iba na dati ninyong nilakaran ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Hindi tayo namuhay ayon sa kalooban ng Diyos, kundi sinunod po natin ang pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Namuhay tayo na tinatangay patungo sa lakad at kaugalian ng mundong ito, gaya ng kung paanong tinatangay ng hangin at ng alon ng tubig. Lahat ng tao sa mundo ay kagaya po nito. At tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman. Si Satanas ay patuloy niyang itinutulak ang masamang laman po na ito upang gumawa ng kasalanan ng paulit-ulit, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan gaya naman ng mga iba. Kaya, ang lahat ng mga hindi ligtas ay namumuhay ng ayon sa pagnanais ng laman at ng sariling kaisipan. Nais nilang mabuhay ayon sa ginhawa nila, ayon sa kanilang pagnanasa, ayon sa kanilang kalooban. Gayunpaman, ang taong ligtas ay mayroong pagnanais na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang tanging hiling ko lamang, Panginoon, ay ito, ang paglingkuran ka sa lahat ng aking mga araw at tumayo sa harapan ng iyong trono at umawit sa iyo ng papuring walang humpay. Mayroon tayong puso na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Mabuhay man tayo o mamatay. Kung walang ganitong pagnanais, ang taong ito ay maaaring hindi ligtas. Ang taong ligtas ay tiyak na magkakaroon ng ganitong puso. Dahil mayroon tayong ganitong pagnanais, iniibig natin ang Diyos na nagligtas sa atin, na nagnanais na mabuhay ayon sa Panginoon. Nagnanais na bigyang lugod ang Panginoon, nagnanais suklian ang biyaya na natanggap natin, na hinahanap ang biyaya ng Diyos, nananalangin na makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit ang taong hindi ligtas, kailanman ay hindi magkakaroon ito. Maging siya man ay tulog o gising, ang tanging mayroon lamang siya ay ang laman ng sanlibutang ito. Kaya, kung walang desperadong puso na nagnanais na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, marahil ay walang buhay sa loob niya. Pati na rin Espiritu Santo, wala. Hindi ba't ganito ito katiyak? Ang pagkataong loob ng isang taong ligtas ay nagagalak sa kautusan ng Diyos. Gayunpaman, nakikita akong kakaibang kautusan sa aking bahagi. Kaya ang kautusan ito'y tumutukoy sa laman. Narito, itinataas ko ng aking kamay ang aking kamay at hawak ko yung baso ng tubig sa aking kamay. Kung bibitawan ito, mauhulog ito. Ito'y mauhulog dahil merong law of gravity. Ang law of gravity ay isang kapangyarihan. Kapangyarihan po ito. Ito'y mauhulog. Gayunpaman, kung hahawakan ko ito, hindi ito mauhulog. Ang ating laman ay kagaya po ng law of gravity. Ito ay may pagnanais na hanapin lamang ang mga bagay ng sanlibutang ito gaya ng daga. Gayunpaman, kung may kapangyarihan na humahawak sa naapektuhan ng gravity, kung gayon ay hindi magagamit ng gravity ang kanyang kapangyarihan. Gayun din naman, kung ang Espiritu Santo ay hinahawakan ng ating puso, bagaman nariyan ang kautusan ng laman, subalit maaari natin itong madaig. Ang Espiritu Santo ay napagtatagumpayan ng laman. Ang ibon ay nadadaig ng kapangyarihan ng gravity at dilipad. Kung titingnan po natin sa aklat ng Isaiah chapter 40 sa verse 31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papailan lang na may pakpak na parang agila. Sila'y tatakbo na at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Tayo lumilipad patungo sa pinakamataas na dako araw-araw. Ang ating katawan ay naririto sa sanlibutan, subalit ang ating puso'y pumapaitaas.
Kapag sumakay tayo sa eroplano at tumingin sa ibaba, hindi natin makita. Makikita yung ating pong bahay. At ang mga gusali ay nagbumukhang maliliit. At ang mga sasakyan ay tila mas maliit kaysa langgam. At kapag mas mapaitaas pa tayo, hindi na din natin nakikita ang mga bagay na iyon. Gayun din naman, habang mas mapaitaas tayo tungo sa Diyos, ang mga bagay sa sanlibutang ito ay nagmumukhang maliit. Kaya sa pag-iisip natin, minsan na akong nabuhay roon. Dati nabuhay akong katulad ng isang langgam, ngunit ngayon, malawak na ang saklaw ng aking pananaw. Katulad ng kung paano tinitingnan ng Diyos ang mundong ito, maaari kong tingnan ang mundo sa parehong paraan. Ang pagtingin sa mundong ito ng mas malawak, ibig sabihin na anumang misyon sa mundong ito ay mukhang maliit. Ano ba ang ginagawa ko sa mundong ito? Kaya nga, matapos ang ilang dekada, matapos na maging pastor si John Wesley ng England, pagkatapos matanggap ang kaligtasan, siya po ay naging founder ng Methodist Church. Ang Methodist Church ay may distrito po sa ilalim ng pangangasiwa po nito. May sariling distrito, ngunit sinabi ni Wesley, ang mundong ito ay aking parokya. Hindi ito kabilang sa anumang lugar. Ang mundo ang lugar kung saan ako dapat na mangaral. Kaya ngayon, di ba, ganito rin po tayo, hindi lamang sa aking distrito, hindi lamang sa aking bansa, kundi saan man sa mundong ito, maging sa Africa, Russia, North America, o anumang ibang lugar, kahit saan, kung saan buksan ng Diyos ang pinto ng evangelism, mayroon tayong pagnanais na pumunta doon. Tama po? Iyan ang isang malawak na puso. Kaya nga, ang ating church ay lumalago. At bawat church at bawat mga kapatid ay lumalago. At ang ating puso ay magiging mas malawak tulad ng pagtingin mula sa isang mataas na lugar. Tulad ng kung paanong tumitingin ng Diyos. Kaya nga, kung ang buhay Kristiyano ng ating panloob na pagkatao ay lumalago, hahayaan ito ang bawat pagnanasa ng mundong ito at tataas papailan lang. Kung hindi natin magagawa iyon, kahit na ang isang taong naligtas, ay maaaring magkaroon po ng napakaraming matagal na kaugnayan sa mundo. Ang isang taong naligtas ay dapat ding mabuhay. Ang isang taong naligtas ay dapat ding magkaroon ng pera. Sinabi ng Diyos na nalalaman niya ang lahat ng mga bagay, hindi ba? At batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kapag sinabi niya na nalalaman niya, ibig sabihin kukunin niya rin ang mga responsibilidad. Alam niyo, yung mga ibon sa impapawi, pinapalaki sila ng Diyos. Hindi ba lalo na kayo, higit na mahalaga kaysa maraming maya? Pansinin niyo ang mga liryo sa parang kung paano silang lumalaki. Binibihisan sila ng Diyos. Hindi ba lalo niya? Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Ang mga Kristiyano ay hindi dapat mag-alala kung anong kakainin, iinumin o isusuot. Ito ang lahat ng mga bagay na hinahanap ng mga hintil tulad ng paghahanap ng mga ulila na walang magulang. Palaging iniisip ng mga ulila kung saan kakain ng almusal, saan kakain ng tanghalian, saan matutulog sa gabi, palagi silang nag-aalala. Kung ang magulang nila ay parehong naroon, hindi na nila kailangan pang mag-alala. Kailangan lang nilang mabuhay ayon sa kalooban ng kanilang mga magulang, hindi ho ba? Aakuin ng magulang ang lahat ng responsibilidad. Kaya maging ang mga magulang ng laman ay inaako ang lahat ng mga pananagutang ito at pinangangalagaan tayong mabuti. Paano naman ang inyong Ama na nasa langit, ang Ama ng inyong Espiritu, ang Ama naming nasa langit? Sa isang taong tumatawag sa Diyos bilang Ama, kung sinasabi ng Ama na aakuin niya ang responsibilidad, kung gayon kukunin niya ang responsibilidad. Kaya meron pong salita na una, muna. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming susuot. Ano ang gagawin ko? Paano ako mabubuhay? Dapat natin pong alisin ang mga alalahaning ito at unahin ang kanyang kaharian. Ang kaharian ito ay ang nais ng Diyos. Ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan at bawiin ang teritoryong ninakaw ni Satanas. Hindi ang lupa, kundi ang tao. Mula sa tatlong tagapagtaguyod ng isang bansa, ang teritoryo ay dapat na naroroon. Gayun din ang mga tao at ang pinuno ay ang Diyos. Ang walang hanggang lupain, ang bagong langit, bagong lupa ay inihanda. Hindi ibig sabihin na plinano ng Diyos na gawin ang langit dito. Ang ginagawa ng Diyos ngayon ay inihahanda ang mga mamamayan na papasok sa langit. Ang bawat taong ligtas ay kanyang kaharian. Kaya nga sa 1 Pedro chapter 2 verse 9, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari. Ang tao pong ligtas ay kanyang bansa. Ang isang tao, yung isang tao po ay bansa o bayan ng Diyos o kaharian ng Diyos. Habang ang isang tao po ay naliligtas, ang teritoryo na ninakaw ni Satanas ay maibabalik na po sa Diyos.
ang bansa ng Diyos o ang kaharian ng Diyos ay paunti-unting lumalawak. Kaya after His kingdom become great, come the King of Peace. Sabi po sa isang himno, kapag ang mga mamamayan ng bansang iyon ay ganap na naihanda na, ang hari ng bansa ay darating, kaya kukunin niya tayo at aalisin sa mundong ito. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Ang dakilang gawain ng Diyos ay ipangaral ang Ebanghelyo at ang mga hindi ligtas na tao ay maliligtas pa isa-isa. Ang kaligtasan ay plinano ng Diyos at ang anak ng tao, si Jesus, ang anak ng Diyos, ay dumating, namatay at muling nabuhay upang isakatuparan ang kaligtasan. Ngayon, ang Espiritu Santo po'y dumating at ang Ebanghelyo ay ipinapangaral sa buong mundo. Ang gawa ng Espiritu Santo ay ipangaral sa buong mundo ang biyaya ng kaligtasan na plinano ng Diyos at na isakatuparan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya nga, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Mga Gawa chapter 1 verse 8. Ang Ebanghelyo po ay naipangaral muna sa pamamagitan ng mga taong naligtas. Kaya nga, ano ang dapat gawin ng isang taong naligtas? May mga prioridad. Hindi dapat ito mabago. Una ay ano ang dapat nating gawin upang maraming kaluluwa ang maligtas? Trabaho yan ng pastor. Hindi namin yan kayang gawin dahil kami ay ordinaryong tao lang. Ito po ay maling kaisipan. Hindi magagawa ng pastor ang gawain malibang tayo ay manalangin at magtutulungan. Malapit na tayong magsagawa ng summer retreat. Gagawin ito sa 7 batch. Mga 10,000 katao ang nagtitipon sa isang retreat. Inaasahan din po na mas maraming dadalo sa hinaharap. Natapos na natin ang pagdidisenyo upang gawin ng mas higit pang matutuluyan o lodging. Nag-evangelize tayo ng mas taimtim, ng may taimtim na determinasyon. Marami ring Bible seminars ang ginaganap sa bawat churches. Kaya sa summer retreat, maraming tao ang nagbabakasyon sa ibang bansa. Gayunpaman, o sa mga beach o resort, gayunpaman, ginagamit natin ang time na ito bilang isang pagkakataon upang ihandog sa Panginoon at ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya sa panahon ng mga bakasyon at mga pahinga, ginagamit natin ang ating lakas upang ipangaral ang Ebanghelyo at iligtas ang mga ligaw na kaluluwa. Kaya naman maraming tao ang naliligtas sa summer retreat. Ano ang gawain ng Kristiyano na dapat gawin? Ano ang dapat gawin upang ang mga ligaw na kaluluwa ay maligtas? Ito ay ang puso na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ito ay maisasakatuparan sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nasa atin at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi ito sa pamamagitan ng sariling lakas, kundi ang lahat ng mga Kristiyano. Kung ang lahat ng mga Kristiyano ay hindi magtutulungan, gaano man kahusay mga ralang pastor, ito pa useless. Ang evangelism ay hindi kung ano ang ginagawa ko, kundi kung ano ang ginagawa natin. Natatanggap ba ng mga hindi mananampalataya ang kaligtasan kapag ang pastor ay nangangaral ng mahusay? Siyempre, ang pastor ay dapat mangaral ng mabuti. Ngunit kikilos ang Diyos sa pamamagitan natin kung lahat tayo ay mananalangin ng sama-sama at magkakaroon ng isang pag-iisip. Ngayon, sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ayon po sa Efeso chapter 3 verse 20. Kumikilos ang Diyos sa atin. Tinutupad ng Espiritu Santo ang ating ninanais, taimtim na pinapanalangin, at tinutupad ng Espiritu Santo ang atin din pong iniisip. Ang layunin ng Christian life ay ipangaral ang Ebanghelyo. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay sa mga awit 118 verse 17. Nabubuhay ba tayo ng komportable sa mundong ito? Hindi po. Matapos akong maligtas, wala na akong interes sa mundong ito. May mga bagay na mukhang maganda. Ngunit, ang mga ito ay boring at hindi nakawili-wili. Kapag nakikita ko ang mga tao na kumakain, umiinom, sumasayaw, ito ay tulad ng isang kapistahan ng mga demonyo. Hindi ba ganoon ang nararamdaman po ninyo? Ito ba ay nakakaaliw? Ang makita silang tumatulon at sumasayaw, lahat ay tila mga baliw, ngunit iba tayo, hindi ba? Kahit nasabihin sa atin ng iba na pumunta tayo doon, hindi tayo pumupunta doon. Hindi gaya nila. Ano ang gagawin natin doon? Ang mga Kristiyano ay nagtitipon upang pag-aralan ng Biblia. Umaawit tayo ng mga himno.
nananalangin tayo at tayo ay nagkakaisa sa puso para sa evangelism. Iba ang ating pag-asa at layunin kaysa sa mga taong hindi mananampalataya. Tapos iba ang ginagawa natin. Ang liwanag po at dilim ay magkaiba. Sapagkat kayo dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Ang mga tao sa mundong ito ay nabubuhay sa kadiliman. Sila ay nagpapagala-gala na hindi nalalaman kung saan pupunta. Ngunit, hanapin muna ninyo ang kaharian at ang kanyang katwiran. Ipangaral ang ebanghelyo, sumunod sa salita ng Diyos, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, at ibigin ang isa't isa, ito yung pagtupad sa katwiran po ng Diyos. Kaya sa labas, ang gawain ng kaligtasan ay nakikita at ang kaharian ng Diyos ay lumalawak. At sa loob naman, ang mga taong naligtas ay sumusunod sa salita ng Diyos at minamahal ang isa't isa. Ito po ang katuparan ng katwiran ng Diyos. Kaya nga, sa 2 Pedro sa chapter 3, ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katwiran ay naninirahan. Sa 2 Pedro 2 verse 13, ang langit ay isang lugar na puno ng katwiran. Ang langit ay banal at maluwalhati at puno ng katwiran. Walang anumang kasalanan sa langit. Ang katwiran ay naisa sa katuparan sa lahat ng mga naligtas. Kaya nga, ang kaluluwa ng lahat ng naligtas ay nalinis, kaya kayo'y manatili sa akin. Ang mga taong hindi ligtas ay nananahan kung saan gumagawa po ang Diablo. Kaya nga, sa Efeso chapter 2, sa verse 2, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ang ekspresyon na sa, ito'y patuloy na nakikita sa talatang ito. Ito ay kung saan gumagawa ang Diablo. Ngunit tayo'y nasa gawain ng Diyos. Ito po iba. Kaya kayo'y manatili sa akin. Kayo'y manatili sa akin. Ito ay pananatili sa mga tao kung nasaan naroon ang Panginoon at kung saan gumagawa ang Panginoon. At ako'y sa inyo. Mayroong isang bahagi na hindi nauunawaan ng maraming tao patungkol sa pananatili sa Panginoon. Ang pananatili sa Panginoon ay pananalangin ng masikap, pagbabasa ng Biblia ng masipag, at sinusubukang mamuhay ayon sa salita. Mukhang tama ito, ngunit hindi po. Siyempre, kailangan nating subukang mabuhay ng ganito. Ngunit, ang pananatili sa Panginoon ay hindi isang bagay na ating pinagsisikapan. Ito ay pinananatili lang. Ang mga maliliit na anak ay dapat na manatili sa bahay. Tama po? Ang bata ay dapat na manatili sa pag-ibig ng magulang at pag-aalaga ng pamilya. Kailangan bang gumamit ng maraming lakas ang bata upang manatili sa bahay? Ah, dapat akong manatili sa bahay. Ang kailangan niya lang ay maging komportable sa bahay. Kung ang nanay ang magbigay ng gatas, uminom siya. Kung bibihisan siya, nagsuot siya ng damit. Kung papaliguan siya ng kanyang nanay, naliligo siya. At kapag niyakap na nanay ang kanyang anak, yumayakap siya sa kanya. Gaano po ito kadali? Ang manatili sa Panginoon ay madali. Ito ay pananatili lang. Madali para sa isang sanga na nakakabit sa puno ng ubas. Ngunit kung ang sanga ay umuuga upang mamunga, ito po ay babagsak. Ang kailangan lang ng sanga ay manatiling nakakabit sa puno ng ubas. Pagkatapos ang sanga ay tumatanggap ng panustos mula sa ugat at lumalaki at namumunga. Kaya nga, sa Juan chapter 15 sa verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Kaya natural na itong nagbubunga. Kaya nga, dapat nating matutunan kung ano ang pananatili sa Panginoon. Natutunan natin na ang mga taong ligtas ay meron din pagnanasa ng laman. Kapag ang pananampalataya ay lalago, posible na hindi tayo halos makagawa ng kasalanan. Makakapamuhay tayong halos hindi nagkakasala. Kung ang pananampalataya po ilalago, gayunpaman, sino mang hindi lumago spiritually, mahirap po na mabuhay na sumusunod sa Espiritu Santo. Bakit po? Ang kapangyarihan na ninanais natin na mabuhay ayon sa laman ay mas malakas.
Kaya nga, kahit na nais niyang makinig ng sermon ngayong oras, ngunit kung malapit siya sa kanyang kaibigan sa sanlibutan, yun ay mas mabuti kaysa po dito. Kapag siya ay nasa church, siya ay mapagbiyaya sa Panginoon. Ngunit kapag tumitingin siya sa sanlibutan, ito ay mas mukhang mabuti sa kanyang paningin. Dahil dito, siya ay nagdurusa. Kung siya ay nakatuon sa isang bahagi lamang, ito ay mabuti, subalit siya ay pagalagala. Kung ang ganito ay magtatagal, magiging napakahirap mabuhay ng espiritual. Kaya nga, dapat nating malaman na tayo ay dapat na manatili sa Panginoon. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin. Kaya sila ng mga malilinis na sa espiritual ay maaaring manatili sa Panginoon at ako'y sa inyo. Pagkatapos, anong ibig sabihin na tayo ay manatili sa Panginoon? Gaya ng paliwanag ko kanina, ang kahulugan nito ay manatili sa Panginoon ay, kung titinan po natin sa unang Juan, sa chapter 1, sa verse 3, ipinahahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Hesukristo. Sabi po ng Biblia, ano ba ang fellowship? Ang pakikisama sa mga kapatid. Maraming beses nating ginagamit ang salitang fellowship. Tama po? Pagkatapos ng kaligtasan, maraming mga bagong salita ang ating ginagamit. Brothers and sisters, dito po sa church, may mga brothers and sisters. Subalit kapag tumatawag tayo sa senior citizen sa church, grandfather brother o lolo brother o kaya lola sister, hindi magandang tumawag ng ganito, hindi ho ba? Dapat tayong mag-ingat tungkol po dito. Isang araw, may isang matandang babaeng sister ang sumakay ng bus. Nang sandali po na iyon, may isang kabataang sister na kasama niya sa church ang tumawag sa kanya, "Sister!" Nang oras po na iyon, nagulat ang ibang mga tao sa bus. Dahil ang kabataang babae ay tinawag ang matandang babae na sister. Sa katunayan, parehas naman silang sister spiritually. Yun nga lang, yung isang sister ay nakakabata sa edad. Tapos yung sister na kanyang tinawag ay nakakatanda. Sabi niya, "Sister!" Kaya nagulat po yung mga tao doon sa bus. Kasi kabataan siya. Tapos tinatawag niyang sister lang yung matanda. So, pareho sila na sister spiritually. Hindi ito nararapat. Tama po ba? Mas mabuting tawaging lola. Hindi magandang tawaging siya'y sister. Hindi din kailangan na tawagin siyang lola sister o lolo brother. Dapat natin silang tawagin ng maayos. Ang meaning ay hindi na mahalaga. Kailangan tama at maayos natin silang tawagin. Kaya magandang tawagin silang lolo o lola. Mabuti pong gumamit ng title ng karangalan. Gayunpaman, pagkatapos ng kaligtasan, brother and sister ay napakagandang magtawagan ng brother at sister sa loob ng church. Kaya nga, mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag. So mga brothers at sisters, nagtitipon sa harap ng Panginoon na ating minamahal. Tama po. Sa katagalan, masasanay din tayo sa expression po na ito. Pagtagal, madali mo na itong masasabi, brother and sister. Ang fellowship po ay salita din na di tayo pamilyar sa ngayon. Kaya kapag dumadalo tayo at makakapakinig ka sa fellowship, ngunit ang salitang ito ay dapat din gamitin ng maayos. Bilisan na natin ang fellowship. Wala na tayong sapat na oras. Bilisan na natin. Umpisahan na natin ngayon ang fellowship. Pagkatapos na ay, tapusin na natin ang fellowship. Meron po bang simula at katapusan ng fellowship? Wala po. Magmula nang tayo ay maligtas, ang fellowship ay nagsimula na din. Ito po ang fellowship. Kaya ngayon, nakahawak tayo sa isa't isa at minamahal ang isa't isa, tinutulungan po ang isa't isa. We are brothers and sisters who have chosen this way together.
Dahil tayo ang mga tao ng kaharian ng banal na Panginoon, dapat nating tulungan ang isa't isa at dapat nating hawakan ang kamay ng isa't isa upang magtungo sa isang daan ng magkasama. Kung paano nakahawak sa isa't isa, minamahal ang isa't isa at tinutulungan ang isa't isa, ito ang fellowship. Kung ang isang tao ay nagyayabang at siya gumagawa ng mag-isa, ito po ay hindi fellowship. Sila na malalago sa pananampalataya ay dapat humawak at tumulong sa mga taong sanggol sa Espiritu. Sila ay dapat na manatili sa fellowship. Sila po ay isang pamilya. Sa pamilya, mayroong lolo, lola, tatay, nanay, nakakatandang kapatid, nakakabatang kapatid, na palaging umiihi sa higaan, kapatid na palaging gumagawa po ng gulo. Ngunit, bilang isang pamilya, sila ay sama-samang nabubuhay. Tama po? Opo. Ang mga taong ligtas ay maaaring mabuhay ng magkakasama sa pag-ibig ng Panginoon. Tinatawag po natin itong fellowship. Napakagandang pagkatawag. Ito po ay ang fellowship. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Saan tayo nananatili? Saan tayo mananatili? Ito po yung nangangahulugan na tayo nananatili sa Panginoon. Naunawaan niyo po ba ito? Hindi po ito alam ng mga tao. Sa katunayan, ang Panginoon ay nananatili sa akin at sa bawat isa at ako'y sa Kanya. Ang Panginoon at ako ay nagkakaisa. Sa Juan 14 verse 20, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang Panginoon ay nasa akin at ako'y nasa Kanya. Ako ay naging isa kasama ang Panginoon. Kasabay nito, hindi lamang sa Panginoon kundi sa lahat ng mga taong ligtas ay nagkakaisa din ng sama-sama yung lahat ng mga ligtas. Kaya nga, ang kahulugan po ng Ekklesia ay church. Ang church sa Greek ay Ekklesia na ibig sabihin ay grupo na inihiwalay. Ito po'y grupo. Ang mag-isa ay hindi pwede maging church. At least mayroong mahigit sa 2 tao, 10 tao, 100 o 1,000. Ito'y grupo ng mga taong ligtas. Sa Juan sa chapter 10, sa verse 16, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Kaya isang pastol, may mga Hudyo at may mga Hintil, pero isang pastol. Kahit na magkaiba ang kulay ng balat at ang kinalakihan ay magkaiba, hindi yun mahalaga kundi kung sila'y ligtas, ang Panginoon ay kapareha sa Panginoon sa kanila. Kaya sa isang pastol, mayroon isang kawan. Ang kawan ay magtutungo sa langit nang magkakasama dahil ito po ay isang kawan na mayroon pong iisang pastol. Ang kawan ay tinatawag po na church. Ang fellowship na iyon, ito rin po ang church. Ako ang siyang nananatili sa kawan. Alam niyo po ba ito? Huwag po natin itong kakalimutan. Huwag natin kakalimutan na nang ako ay maligtas, hindi na po ako nag-iisa. Ngayon ay naging member ako ng lipunang ito at naroroon ng Panginoon nasa gitna nito. Upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Hindi po ito fellowship lang ng mga tao. Ang may-ari ng fellowship na ito ay ang Ama at ang Kanyang Anak si Jesucristo at ang Banal na Espiritu. Kaya nga, hindi natin kailangan ng taong espesyal. Sa katunayan, ang kaloob ay magkakaiba sa bawat isa. Mayroong mga apostol, propeta, pastor at mga guro. Ang mga ito ay kinakailangan para sa gawain. Pero tayong lahat ay pare-parehas na brothers and sisters. Ito ay fellowship sa Ama at sa Kanyang Anak, si Jesucristo. Ang may-ari po ng fellowship ay ang Diyos. Sa fellowship, hindi mabuti na lahat ay matalino, lahat magaling magsalita, lahat mayaman. Ang mga tao may kapangyarihan lamang ang nagiging Panginoon sa church. Kailanman ang ating church ay hindi ito tatanggapin. Kahit na may taong espesyal ang dumalo sa ating church, sa palagay niyo ba itatratuhin siya ng ating church bilang espesyal? Hindi po ganito ang ginagawa ng Diyos. Kaya ang mga tao ay hindi din dapat gumawa ng ganito. Tayong lahat ay pantay-pantay, sinabi po ni Jesus. Sa Mateo 23 verse 10, niiwag kayong patawag ng mga tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Kayong lahat ay brothers and sisters, sabi ng Panginoon. Kaya, kung ano ang nasa loob nito ay nananatili sa Panginoon.
Kaya pagkatapos mong maligtas, may mga pinakapangunahing bagay na kailangan mong malaman muna. Ang dugo ng Panginoon ay nagpatawad sa aking mga kasalanan magpakailanman. Ako ay napatawad na sa aking mga kasalanan magpakailanman. Ako ay naligtas ng walang ginawa. Ako ay naging anak ng Diyos. Ano po yung karaniwang alam po, alam ninyo? Talagang alam nating lahat, hindi ba? Ngunit sa kanila, mayroong isa sa pinakamahalagang bagay na ang banal na Espiritu ay nananahan na sa akin. Ang maligtas at matanggap ang banal na Espiritu ay hindi po magkaiba. Ang mga kasalanan ay napatawad na, inaring ganap, ligtas. Natamo ang buhay na walang hanggan. Naipanganak na muli, naging anak ng Diyos. Natanggap ang banal na Espiritu, lahat po ito'y pareho. The Lord who atoned for my sins, you are in me. Kung ako ay naligtas, ang banal na Espiritu ay nasa akin. Kahit na hindi mo ito alam na ikaw ay may banal na Espiritu, ang banal na Espiritu ay nasa akin, nasa iyo. Kaya sa Galatia 3:2, ang tanging bagay na nais kong matutunan mula sa inyo ito, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo, ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Kaya nang aking marinig ang salita at sumampalataya sa Ebanghelyo, ang banal na Espiritu ay dumating sa akin. Ngunit kahit dumating ang banal na Espiritu sa akin, hindi ko iyon naramdaman. Sa una, nalaman ko lamang natanggap ko ang walang hanggang paglilinis ng mga kasalanan. Nang maunawaan ko iyon, hindi ko alam na iyon na ang kaligtasan o ang maipanganak na muli. Pagtagal-tagal, nang pag-aralan ko ang Biblia, ang matanggap ang walang hanggang kapatawaran ng aking mga kasalanan, ito ay kaligtasan. At nang maunawaan ko iyon, naipanganak muli. Ako'y naipanganak na muli ng oras din pong iyon. At nang ako'y sumampalataya dito, natanggap ko ang buhay na walang hanggan. Kasabay noon, naging anak ako ng Diyos. Magkasabay po. Nagkaroon ako ng banal ng Espiritu sa loob ko. Ang banal na Espiritu ay nasa akin. Naniniwala po ba kayo na mayroong banal na Espiritu sa loob natin? O kahit na hindi po kayo maniwala, ang banal na Espiritu ay nasa atin. Dapat tayong maniwala na ang banal na Espiritu ay nasa atin. Meron pong isang bata, alam mo bang may kidney ka? Ano yung sumasala sa loob ko? Opo, may sumasala sa loob mo. Ang bata ay malalamang mayroong kidney sa loob o hindi? Ganun po ba? Hindi po ito alam ng bata. Kahit na hindi ito alam ng bata, kung siya may kidney o wala, ang bata ay mayroong puso, kidney at ay lahat ng organs. Pinag-aaralan natin at natututunan natin ang katawan ng tao. Naku, may ganito at ganyan, meron. Parang ganoon, pagkatapos maligtas, sinasabi natin, mayroon palang Espiritu Santo sa loob ko. Ito po'y napaka-importante. Ang banal na Espiritu'y nananahan sa akin. Panginoon! Pagkatapos, anong isasagot ng Diyos? Bakit mo ako tinatawag? Kasi may ilang mga tao, umakit sa bundok, nananalangin, sumisigaw ng ganoon. Kapag pakiramdam niya'y malayo, siya'y sumisigaw. Ngunit, kahit na bumulong, ang Panginoon sa aking puso, naririnig niya ang lahat. Naway ang mga salita ng bibig ko at ang pagbubulay-bulay ng aking puso ay maging katanggap-tanggap sa paningin mo. Subalit kung maaari, mas mabuti ang nananalangin ng may boses, hindi ba? Kapag tayo po'y nag-iisa, kung tayo manalangin sa bibig, ang tunog ng ating panalangin ay maririnig ng ating tainga at makakapanalangin tayo ng isa-isa na naririnig ng maliwanag. Anyway, kung mahirap gumawa ng tunog o kung may makakaabala sa iba, kahit natahimik kang manalangin, dinidinig naman ng Panginoon lahat. Alam mo po ba? Bakit? Nasa akin ang Panginoon. Ito ay napakahirap paniwalaan at hindi ito maiintindihan sa ating kaisipan. Naniniwala ka bang may mga kaluluwa? Maaari bang lumabas ang isang kaluluwa sa isang x-ray? Ang mga larawan ng x-ray ay hindi kumukuha ng larawan po ng kaluluwa. Hindi po kumukuha yan ng larawan ng kaluluwa. Ngunit sinasabi ng Biblia na talagang mayroong kaluluwa. Ang banal na Espiritu ay hindi makikita ng mga mata. Ni ang banal na Espiritu ay makukuhanan po ng litrato. Ngunit naroon ang banal na Espiritu. Bakit? Bakit? Sinabi ng Biblia na mayroong banal na Espiritu. Kailangan lang natin maniwala kahit na hindi natin naiintindihan gamit ang ating mga isipan. Tama po? Tama po? Kung patuloy mo sinusubukan na maunawaan gamit ang iyong ulo ay sasakit. Kaya paniwalaan po ninyo ito. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa.
Sa pananampalataya ay naunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito po ay ating pinaniniwalaan. Alam ba natin kung sino yung lumikha nito sa pamamagitan ng pag-asaliksik? Kailangan lang po nating maniwala sa salita ng Diyos. At gaano karami mga katibayan ang ibinigay niya sa atin upang maniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Lalo na sa kasaysayan po ng Israel. Hindi lamang po minamahal ng Diyos ang mga Israelita. Ang Israel ay isang modelo. Nagpakita ang Panginoon ng mga himala sa kasaysayan ng bansang Israel. Gaano karaming hindi maisip ng mga himala ang ginawa sa pamamagitan ng mga tao ng Israel. Sa gitna ng dakilang kapangyarihan po ng Ehipto, inilabas ng Panginoon ang mga Israelita na naging alipin sa loob ng 400 years. Hinati ng Panginoon sa gitna ang dagat na pula at hinayaan silang tumawid sa tuyong lupa at nalunod ang lahat ng hukbo ng mga Ehipsyo. Natagpuan na po ngayon ng mga mananaliksik sa Biblia ang lahat ng mga gulong ng mga karwahe ng hukbong Ehipsyo sa ilalim ng dagat na pula. Lahat po ng nasa Biblia ay totoo. Sa pamamagitan ng isang haliging ulap ay pinatnubayan mo sila sa araw at sa pamamagitan ng isang haliging apoy sa gabi upang tumanglaw sa kanila sa daan na kanilang dapat lakaran. Kaya pinangunahan sila ng Panginoon sa lupain ng Kanaan. Ganon din po, iniligtas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ginagabayan din tayong mga ligtas at pinahintulutan tayo makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Sa buong kasaysayan ng bansang Israel, itinuturo sa atin ng Panginoon na pinagpapala niya ang mga sumusunod, pinarurusahan ang mga sumusuway, pinatatawad ang mga nagsisisi, at tinutupad ang kanyang mga pangako kapag nangako siya. Sa pamamagitan po ng kasaysayan ng sambayanan ng Israel, ipinakita ng Panginoon na ang mga tumatanggap kay Kristo ay tatanggap ng biyaya, at ang mga tumatanggi kay Kristo ay tatanggap ng malaking kaparusahan. Kaya sila'y bilang isang halimbawa, ipinakita sa sambahayan ng Israel kung ano ang ginagawa po ng Diyos. Kaya nga sa ilang pamamaraan, nagkaroon po ng lubhang kasawian ng mga Hudyo. Bakit po? Sa pandaigdigan pong kasaysayan, walang bansang gaya ng bansang Israel ang may miserableng kasaysayan. Sa mahabang kasaysayan na halos 2,000 taon, matapos itaboy ang bayang pinili ng Diyos sa kanilang lupain, dumana sila ng lahat ng uri ng kahirapan saan man sila tumakas. Kaya 6 milyong katao ang napatay noong 2 digmaang pandaigdig. Hindi lamang yan. Ilan ang namatay? Bakit po? Upang ipakita sa inyo kung gaano kalaking kasalanan ang pagtanggi kay Kristo at kung gaano kakilakilabot ang parusa. Ipinakita muna ito sa pamamagitan ng kasaysayan ng mga Israelita. Upang ang sino mang tumanggi kay Kristo ay mapupunta sa impyerno at parurusahan magpakailanman. Kaya bilang isang aral at isang halimbawa, sa pangyayari sa kasaysayan ng sambayanan ng Israel ay pinakita kung ano ang gagawin po ng Diyos. Kaya nga, binigyan niya tayo ng maraming mapagkakatiwalaang ebidensya na ang Biblia, ito ay salita ng Diyos. Hindi lamang sa kasaysayan ng Israel, kundi sa mga bagay na nangyayari sa buong mundo ayon sa Biblia. Kaya naman, naniniwala tayo sa salita ng Diyos na nasa Biblia. May mga bagay tayong naiintindihan gamit ang ating mga kokote. At may mga bagay tayong hindi naiintindihan. Pwede nating paniwalaan ang hindi natin naiintindihan sa pamamagitan ng mga bagay na naiintindihan natin. Opo, ang hindi natin maiintindihan gamit ang ating kaalaman ay hindi maunawaan gamit ang agham o intelektual. Kaya kailangan lamang natin paniwalaan ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Bukod pa rin, binigyan tayo ng Panginoon ng maraming bagay na pwede nating paniwalaan gamit po ang ating common sense. At sa pamamagitan nito, maaari tayong maniwala kahit na hindi natin naunawaan gamit ang ating karunungan. Gayunpaman, nananampalataya lang ako na ang banal na Espiritu ay nasa akin. Kaya sa Efeso chapter 3:17, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Kaya nangangahulugan ito na maniwala na si Kristo ay nasa iyong puso. Roma chapter 8 verse 9, subalit kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Kung wala kang Espiritu ni Kristo, hindi ka isang Kristiyano. Kung wala kang Espiritu ni Kristo, kung paano tinatawag ang isang tao bilang Kristiyano, kailangan mong maging maingat sa salitang iyon. Si Miss Sarah ay isang Kristiyano. Si Miss Esther, Mrs. Esther ay isang Kristiyano. Sincerong Kristiyano. Para sa ano? Anong dahilan? Nakita mo lang na nagpunta sa isang simbahan? May mga tao nagsisimba samantala may mga taong mananampalataya. Kung pupunta ka sa simbahan, ngunit hindi ka ligtas, hindi ka mananampalataya sa kanyang paningin.
Ilang tao po ang ganyan? Ilan sa mga Israelita ang sumusunod sa salita ng Diyos? Maging sa panahon po natin, marami ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon, Panginoon. Ngunit kakaunti ang sumusunod sa kanyang salita. Mas marami pa ang mga hindi ipinanganak na muli. Masunurin ang mga Kristiyanong ipinanganak na muli. Meron silang ebidensya ng pagiging born again. May kakaiba sa isang taong born again kaysa sa taong hindi pa born again. May pagkakaiba dapat na paghahalataan. Subalit kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Ang kahulugan ng salitang Kristiyano ay isang taong may Kristo na nabubuhay sa Kanya. Isang tao na may Kristo na sumasa Kanya. Kaya Galatia 2:20, sinabi ni Apostol Pablo, ako ipinakong kasama ni Kristo. Hayaan niyong ipaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin niya nang sabihing ako. Buhay si Pablo nang isulat niya ang aklat na ito. Kailan po ba siya ipinako sa krus? Nangangahulugan itong hindi lamang pinatawad ni Kristo ang aking mga kasalanan sa krus, kundi maging ang mga hangarin ko, mga plano ko, mga mithiin ko, lahat na nasa akin ay namatay na kasama niya. Kaya hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ako'y patay na. At ang Panginoon na nabubuhay sa akin, nang siya'y namatay, hindi lamang napatawad ang mga kasalanan ko, kundi ang mga hangarin ko, mga plano ko, mga mithiin ko ay namatay na kasama niya. Ano ang ibig sabihin ng bautismo? Namatay akong kasama ng Panginoon, inilibing na ako, at binuhay akong kasama ng Panginoon. Kung naligtas ka at hindi na bautismuhan, kailangan mong magpabautismo kapag nakasama ka sa ating retreat center. Siyempre, hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng bautismo, kundi nagpapahayag ka sa harapan ng Diyos at ng tao na ikaw ay naipanganak ng muli. Kahit wala kayong seremonya ng kasal, halimbawa, kapag nagsasama na kayo, kayo ay nasa ilalim ng common law marriage. Tama po ba? Ang kasal ay isang buklod ng pag-iisip. Ito'y buklod ng puso. Honey, magkasama na tayo ng mamumuhay. Isang pangako. Yun ang kasal. Ang kasal ay isang deklarasyon ng pangakong iyon sa harap ng Diyos at ng tao. Maaaring wala kang kasal, ngunit may asawa. May ilang tao po ang may mga anak na at ikakasal pa lang sila paglaon. Magsasabi po ang ilang mga bata, nakita ko ang nanay ko na ikinakasal. Parang kakaiba po, pero hindi po ito malaking bagay. Hindi po. Ganun din, hindi ka maliligtas sa pamamagitan po ng bautismo. Mababautismuhan ka kapag naligtas ka. May ilang tao ang maagang nababautismuhan, ang ilan naman ay paglaon. Pero karaniwan, dapat kang mabautismuhan sa sandaling maligtas ka. Pero may ilang bagay ang maaaring pumipigil upang mabautismuhan ka. Kaya maaaring hindi mo ito agad makuha pagkatapos mong maligtas, pero pwede po paglaon. Anyway, ang kahulugan ng bautismo ay nang ako'y lumubog sa tubig, ako'y namatay at inilibing kasama ng Panginoon. Pag-ahon ko muling binuhay bilang isang matawid na tao, muling binuhay bilang isang bagong tao. Ibig sabihin, ako'y namatay at ang Panginoon na nabubuhay sa akin. Ngayon ang natitirang bahagi ng aking buhay, ipinamumuhay ko sa Kanyang kalooban. Kaya maaaring magkaroon ka ng pagnanasa. Maaaring magkaroon ka ng mga plano, maaaring magkaroon ka ng mga mithiin, maaaring magkaroon ka ng mataas na espiritu, pero nang namatay ka at ilibing, ito ay tapos na. Tama po ba? Kung pupunta kayo sa seminaryo, sa sementeryo, mapapansin po ninyong tahimik palagi doon sa sementeryo. Walang mga hangarin, walang plano, walang mithiin, dahil ang mga ligtas ay patay na at inilibing ng kasama ng Panginoon. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Siya ang buhay ko, siya ang pag-asa ko, siya ang nagbibigay sa akin ng bagong mithiin, siya ang nagbibigay sa akin ng bagong layunin, siya ang master ng buhay ko, hindi ako. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Siya ang aking Panginoon. Kaya nga sa ikalawang Korinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kung ang sino man ay na kay Kristo, nasa akin ang Panginoon, ako ay nasa Panginoon, sama-sama kayong naninirahan sa pagkakaisa. Dumako tayo sa susunod, siya'y bagong nilalang. Lumikha ang Diyos ng isang bago. Bakit po? Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan sa Genesis chapter 1. Ngunit ang tao ay nagkasala at ang kanyang espiritu ay namatay. Kaya nga sinasabi ng Biblia na ang dating pagkatao. Pero kapag naligtas ka, namatay ka at inilibing na nang namatay ang Panginoon sa krus, hindi ba?
Kaya siya'y bagong nilalang. Ngunit ikaw ay isang bagong pagkatao, bagong nilalang. Dapat alam mo yan. Hindi ikaw ang luma, kundi bago. Mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa kamatayan tungo sa buhay. Ang iyong kapalaran ay nagbago na. Isang bagong nilalang. Siya'y bagong nilalang. Nabago ang buhay, nagbago ang mga hangarin, nagbago ang lahat. Katulad pa rin ba ng nalabi sa sanlibutan? Alamin mo na ikaw ay lubos na nabago. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Lubos na nabago. Ang lahat ay naging bago. Tingnan po natin. May lakas ng loob ba kayo na makita po ito? Dapat po, tingnan ninyo. Dapat kayong mamuhay dito. Gaano kayo'y pinagmamalaki at pinararangalan? Nahihiya po ba kayo na maging isang Kristiyano? Maging sa kamatayan ako isang Kristiyano. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Lahat ay naging bago. Kaya upang makapasok sa bagong langit at sa bagong lupa, dapat kayo ay dapat na maging bagong nilalang para makapasok sa bagong langit at sa bagong lupa. At ngayon ay dapat kayong mabuhay na gaya ng isang bagong nilalang. Bilang tao na papasok sa bagong langit at sa bagong lupa, ang Kristiyano ay isang tao na nananatili sa Panginoon. Kaya sabi sa 2 Corinto 13:5, siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo malibang kayo nabigo sa pagsubok? Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Hindi maaaring hindi ninyo malaman. Sa pamamagitan ng salita, masasabi mo na, oh, pinatawad na ni Kristo ang mga kasalanan ko. Ligtas na ako. Mayroon na akong buhay na walang hanggan. Ngunit gayon din dapat kayong manampalataya na si Kristo ay nasa inyong espiritu. Dapat ninyong malaman na si Kristo ay nasa inyo. Dapat kayong manampalataya. Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Simple lang po ito. Gaya po ng sinabi ko noon, ang pananampalataya ay nagsimula rito. Ang pagpunta sa church tuwing Linggo, ang pananalangin, ang pag-awit ng mga himno tuwing Linggo, sinusubukan na maging mabuting tao, ito lamang ba ang pagkakaiba? Ginagawa rin ito ng ibang mga relihiyon. Mas nagagawa pa nga nila ito ng mabuti. Hindi po dapat ganito. Iba ang ating pamumuhay. Iba ang ating katayuan. Iba ang kapalaran. Iba ang pag-asa. At iba ang layunin sa pamumuhay. Mayroon tayong Espiritu Santo na kumikilo sa loob po natin. Pinapamunuan ng Espiritu Santo ang ating puso at buhay. At tumutulong sa atin upang mapagtagumpayan ang kasalanan, talunin si Satanas at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Dapat po ninyong pag-aralan ang salita ng Diyos at manalangin ng maraming beses, at ang Diyos po ay gagawa. Diyos, ako ay mahina, tulungan mo ako. Ang Diyos, nawa ang bahala sa aking mga alalahanin. Opo, manalangin po para sa inyong pamilya at para sa inyong sarili. Kapag nanalangin kayo, papakinggan kayo ng Diyos. Sa Santiago 4 verse 2, kayo'y wala sapagkat kayo hindi humihingi. Nais ng Diyos na ibigay ito sa atin, ngunit hindi niya ito ibinibigay sa atin sapagkat hindi tayo nananalangin. Bakit hindi niya ito ibinibigay sa atin? Ang mga tao ay hindi nananalangin dahil iniisip nila na kaya na nilang mabuhay nang wala ang tulong ng Diyos. Iniisip nila na hindi na nila kailangan ng panalangin dahil kaya nila itong gawin mag-isa. Magagawa ba natin kung wala ang Diyos? Ito po'y ilusyon. Ito po'y pagmamalaki. Sinabi ni Jesus sa Juan 15 verse 4, gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Ang isang tao'y walang anumang magagawa malibang manatili siya sa akin, sa Panginoon. Ito ay sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng buhay ng Diyos at ng tulong ng Espiritu Santo ng Diyos. Ito ay hindi sa pamamagitan ng aking sariling lakas.
Hindi natin ito magagawa ng ating sariling lakas. Mamuhay ng isang buhay na may pagsunod. Mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ipangaral ang Ebanghelyo. O gawin ang mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Kaya nga po, dapat tayo na araw-araw na manalangin sa Diyos upang tayo po ay tulungan ng Diyos. Sa Mateo 6:11, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin, ng aming pagkain sa araw-araw. Noon iniisip ko na ang panalangin ito'y nangangahulugan na kung paano binibigyan ako ng Diyos ng mana araw-araw para sa aking pagkain, pakiusapin pa unawa mo sa akin ang salita ng Diyos araw-araw. Kalauna, nung napag-aralan ko ang Biblia, hindi ito ang intensyon nito. Dapat dating hanapin ang biyaya at salita araw-araw. Ngunit dapat rin nating hanapin ang pagkain araw-araw para sa ating katawan. Oh, may pagkain naman ako para sa isang buwan. Mayroon man tayong pagkain o wala, dapat nating hingiin sa Diyos ang ating pagkain sa araw-araw. Sapagkat kung paanong umiinom tayo ng tubig araw-araw, kung paanong humihinga bawat sandali, at humihingi ng tulong sa Diyos sa araw-araw, dapat nating hingiin ang pagkain sa araw-araw. Mayroon man tayong pagkain sa pisikal o wala, kahit na mayroon, ang Diyos ang nagbibigay. At kung wala, ang Diyos pa rin ang nagbibigay. Dapat nating hanapin ang tulong po ng Diyos araw-araw. Araw-araw. Kaya nga sa Kawikaan 30 verse 7, dalawang bagay ang sa iyo'y aking inihiling. Bago ako mamatay, ay huwag mong ipagkait sa akin. Ang isa, sa verse 8, ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. At ang isa pa, yung pangalawa, huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Siya ay talagang matipid, tama po ba? Hindi siya sakim. Kaya sabi niya, Panginoon, pakainin mo ako araw-araw. Kaya sa Mateo chapter 6, sa verse 26 po, tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig. Ang mga ibon po ay hindi naghahasik. At wala din po silang mga imbakan. Ngunit araw-araw, nagbibigay ang Panginoon ng pagkain araw-araw. Kaya kung hahanapin natin araw-araw ang tulong ng Panginoon, ibibigay niya sa atin kung ano ang kailangan natin sa araw-araw. Araw-araw po yan. Huwag tayong maging sakim. Anumang mayroon na tayo ay ibinigay ng Panginoon. At kahit wala man tayo nito, ibibigay ito sa atin ng Panginoon. At ang palaging pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya na umaasa sa Panginoon, ito po yung dapat. Kaya nga po, sa Filipos sa chapter 4, verse 6 hanggang 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaya huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Iwan ninyo ang inyong mga alalahanin sa Panginoon. O Diyos, meron akong ganitong problema. Panginoon, tulungan mo ako. At iwan na po ninyo ito sa Panginoon. Tiwala na tutulungan ka ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat ay paalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Manampalataya na may pagpapasalamat na tutulungan ka ng Panginoon kung sagutin ka man ng Panginoon ang iyong mga panalangin ng mabilis o matagal. May ibang mga panalangin po kasi na sinasagot ka agad. At may ibang mga panalangin na sinasagot pagkatapos ng isang taon o 10 taon o bago mamatay. Kaya manalangin lang po ng tuloy-tuloy. Yung nanay po ni Augustine na si Monica, mula pagkabata po ni Augustine, ay tinuruan na ng kanyang nanay na lubang relihiyoso. Ngunit si Augustine ay nahulog sa isang kakaibang relihiyon, isang peking relihiyon. Sinabi ng kanyang ina, kailangan mong manumbalik ka agad sa Panginoon. Pagkatapos sinabi ni Augustine, nanay, halika rito, saan ako pupunta? Samantala, patuloy po na nagtatalo yung dalawa. Ngunit, ang nanay po ni Augustine ay patuloy na nanalangin. Kalaunan, bago mamatay ang kanyang ina, nagsisi po si Augustine. Pagkatapos si Augustine ay tinawag na Saint Augustine. Siya ay sikat na Kristiyano sa Italia, isang espesyal na tao dahil sa panalangin ng kanyang ina. Kaya nga, sinabi ni Augustine na ang panalangin ng kanyang ina, ito yung nag-ingat sa kanya. At ginawa niya akong ganito.
Mayroon rin panalangin ng isang ama. Pero kay Augustine, sabi niya yung panalangin ng kanyang ina ang nag-ingat sa kanya. Kaya siya ay nakapagsisi. At pagkatapos, siya po ay naging sikat na Kristiyano doon sa Italia. At meron din pong panalangin ng isang ama. Panalangin ng ama. Panalangin ng ina. Bakit po? Dahil iniibig nila tayo. Ang Diyos ay taimtim na nakikinig sa panalangin ng mga nagmamahal sa atin. Sa palagay ko po, ang formal na panalangin ay walang kapangyarihan. Kung mananalangin ka ng taimtim na puso at nakatuon doon, ang Diyos ay papakinggan ka. Kaya ngayon, ang pinakamahalagang bagay dito, yung pinakamahalaga ay ang pananatili sa Panginoon. Ito po yung nangangahulugan na ang mga ligtas na banal ay kaisa ng Panginoon. At gayon din naman, ang mga ligtas ay may pagkakaisa din. Iisang komunidad, iisang kapalaran. Ako rin ay kabilang sa banal na kapulungan kung saan gumagawa ang Diyos. Alam po ba ninyo ito? At tungkol naman po sa evangelism, hindi po kayo dapat mag-isip na kahit hindi ako mag-evangelize, eh mayroon namang mag-evangelize na iba. Kapag ganoon, ano ang sasabihin natin sa harapan ng Panginoon? Sa palagay ko, sapat nang nasa church ako. Ganun po ba? Yun po ba? Sasabihin ng Panginoon, ikaw na masama at tamad na alipin. Ako rin ay mag-evangelize. Ako rin. Ako rin. Sa palagay ko, kung titingnan po ninyo ang mga missionaries na nagiging bahagi ng ministry sa pagiging pastor at gumagawa na ngayon ng mga missions, sila ay nagtutungo bilang mga misyonaryo na nakahanda pong mamatay sa ibang mga bansa. Ang ating mga pastor ay mayroon pong slogan, humayo tayo na hindi hinahanap ang mabuting lugar upang mabuhay, kundi hanapin natin ang mabuting lugar upang mamatay para sa Panginoon at sa Ebanghelyo. So hindi lamang sa salita, kundi dapat po itong gawin. Ang ating church ay pinagkalooban ng Panginoon ng maraming pastors, evangelists at mga tapat na manggagawa para sa Ebanghelyo, kaya naging posible po ang evangelism. Ngunit may higit na makapangyarihan kaysa dito. Alam niyo po ba kung ano ito? Ito po ay ang mga ligtas na brothers and sisters. Para sa akin, mayroong mga tao na ang pananampalataya ay tiyak na kagaya ng sa mga pastors, evangelists at missionaries. Naniniwala po ako dito. Hindi ko alam kung sino sila, ngunit naririyan po sila. Hindi ibig sabihin na ikaw ay lumabas bilang missionary o maging pastor, ay nagkaroon ka na ng ganoon. Mabuti po ang iyong pananampalataya. Hindi ibig sabihin na mabuti lamang ang iyong pananampalataya kapag ikaw ay naging isang deacon. Mayroon din pong mga normal na banal na ang pananampalataya ay mas mabuti pa nga kaysa mga deacon, pastors at missionaries. Alam po ito ng Diyos. Ang kanilang pananampalataya ay malago. Mayroong mga nakikibahagi para sa Ebanghelyo na may kaisipan na kahit hindi ako lumabas bilang missionary, dapat ako makapagbadala ng mga missionaries. Para sa akin, totoo ito. Kaya nga ang Diyos ay kumikilos. Anyway, ako ay bahagi ng grupo. Ako rin ay miyembro ng grupo at dapat ako makibahagi o sumama po doon. Sa Filipos 1:27, may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Kaya gaya po na nakalagay dito, nagsisikap na magkakasama para sa Ebanghelyo. Kaya naman, sa talinghaga ng puno ng ubas at ng sanga, ang sanga ay nakakabit sa puno ng ubas. Ito po ay ang pananatili. Sabihin natin ito ang puno ng ubas. Halimbawa po, ito yung puno ng ubas. At ang mga sanga ay nakakabit sa isa't isa. At ako rin ay nakakabit dito. Kaya naman masasabi natin na ang puno ng ubas at ang mga sanga, ito ay mayroong hindi mahahati na relasyon. Hindi ito maaaring paghiwalayin. Sinasabi na ang aking ama ang tagapag-alaga na nagpapalago sa puno ng ubas. Kung ganoon po, ano ang hinihiling o hinihingi ng tagapag-alaga ng puno ng ubas? Ano po? Ito ay ang bunga. Ang bunga. Ang bunga ba ay manggagaling sa puno?
Ang bunga po ay hindi umuusbong sa punong kahoy. Ito ay nagbubunga sa pamamagitan ng sanga. Tama po? Kaya nga maliban na ang sanga ay manatili sa puno ng ubas, hindi po ito magbubunga. At ang puno ng ubas ay hindi magbubunga kung walang sanga. Kaya nga, wala tayong magagawang anuman na hiwalay mula sa Panginoon at ang Panginoon ay wala rin magagawang anuman kung wala rin po tayo. Hindi po ba tama ito? Magagawa bang mamunga ng Diyos malibang sa pamamagitan din po natin? Ang bunga ay hindi maaaring lumabas mula sa katawan ng isang puno ng ubas. Kaya nga ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos na magbunga. Hindi ba't nakakamanghang bagay ito? Kaya ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Totoo po ito. Kung ako'y mananatili sa Panginoon, ako ay matutustusan ng mga nutrients na nagbumula sa mga ugat at ang sanga ay lalago at magbubunga. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami. Dapat kayong magbunga ng marami para sa kaluwalhatian ng Ama. Ito po ang bunga na ang maraming kaluluwa ay maligtas. At pagkatapos maligtas, imamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at magmahalan din po sa isa't isa. Lahat po ng mga ito ay bunga. Ang bunga ng Espiritu. Opo. Anyway, ang bunga ng Espiritu Santo ay lumalabas sa pamamagitan ng mga naligtas. Kaya, ang relasyon sa pagitan natin at ng Panginoon ay ganap o tiyak na relasyon. Ito hindi mapaghihiwalay. Wala akong magagawa na hiwalay mula sa Panginoon. Ang buhay na ipinagkaloob ng Panginoon, ang biyaya na ibinigay ng Panginoon at ang biyaya ay patuloy na matatanggap. Kaya nga sa Juan chapter 1:16, at mula sa kanyang kapuspusan ito manggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Nang matanggap natin ang kaligtasan, hindi ito nagtatapos doon na natanggap lang natin minsan ang biyaya, kundi patuloy natin itong matatanggap pagkatapos na maligtas. He gives me more, He gives me more, always giving us more. He is full of grace, always giving us more. Gayun din po sa Juan 10 verse 10, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay na walang ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Natanggap na natin ang buhay nang tayo po'y naligtas, nang may kasaganaan, ibig sabihin naman ito ay patuloy na tinutustusan, tuloy-tuloy po. Patuloy hanggang sa tayo ay tumayo sa harapan ng Panginoon. Kaya ang paglago ng ating Christian life ay patuloy din po, hindi ba? Ngayon, nasabihin ko rin po ang patungkol dito sa susunod. Subalit, dapat tayong lumago sa Panginoon. Paano ito mangyayari? Sa Mateo 5:48, kaya't kayo ngay maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Paano tayo magiging gaya ng ganap na gaya ng Diyos? Subalit, ano magagawa natin dahil nais niya na tayo ay maging gaya niyon? Sinabi niya na hahayaan niya tayo na maging ganun paunti-unti, tayo ay magiging gaya ng Panginoon. Kahit na ang bagong silang na sanggol ay dumudumi at umiihi kahit saan, subalit kapag siya ay lumaki na paunti-unti, ay paunti-unti, ang kanyang pagkatao rin ay nagbabago paunti-unti. Ito ay dapat na protektahan, inaalagaan, tinuturuan, at kapag natanggap na niya ang pagtuturo sa pagkatao, siya ay magiging gaya ng kanyang tatay paunti-unti, gaya ng nanay paunti-unti, siya ay nagiging gaya nila paunti-unti. Kahit na hindi maging higit na gaya ng dakilang tatay, subalit kahit pa paano siya ay nagiging gaya ng kanyang tatay. Sapat na sa alagad ang maging tulad ng kanyang guro. At sa alipin ang maging tulad ng kanyang Panginoon, tayo patuloy na mababago paunti-unti. At kapag ang Panginoon dumating, maging ang ating katawan ay babaguhin tulad ng Panginoon, ito ay babaguhin tungo sa isang maluwalhating katawan. Kaya nga dapat tayong mabago muna paunti-unti ng higit pa. Naintindihan niyo po? Huwag po ninyong subukan na maging gaya ng mga makamundong tao. Sapat na sa atin na mamuhay tayo ng maayos, hindi na natin kailangan pa na maging dakila at maging marangya. Ito po'y walang kabuluhang gawa. Para sa atin, kailangan lang nating hayaan na ang pagkataong loob ay mabago araw-araw at syempre po dapat tayo maging malusog at mamuhay ng maayos. Tayo'y mamuhay na mabuti sa harap ng Panginoon. Tama po? Kaya nga, ang ating Christian life ay dapat na tinutularan ng Panginoon paunti-unti at tayo po'y babaguhin ng Panginoon kapag siya ay muling dumating gaya ng isang uod na nagiging isang kuliglig tapos lumilipad papalayo. Kaya nga,
ang buhay na nananatili sa Panginoon ay isang tunay na nananahan sa pinagsamang grupo na nananahang kasama ng Panginoon. Ito po ang buhay na nananatili sa Panginoon. Sinabi ko po ito sa inyo dahil nais ko na sabihin ito sa inyo nang higit na malinaw yung tungkol po dito. Dahil ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Dapat tayong magkaroon ng kaisipan na mamuhay ng karapat-dapat bilang mga Kristiyano kung tayo ay mga tunay nga na mga Kristiyano. At dapat po na pag-aralan natin ang Biblia ng higit at higit pa, manalangin tayo ng higit at higit pa, at magsika po na mamuhay ayon sa salita ng Panginoon. Pagkatapos itutulungan niya tayo. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Aman Diyos, na sa amin ay nagmamahal, pinasasalamatan ka po namin sa iyong biyaya na sa amin ay nagligtas sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo. Inihiwalay kami bilang mga banal at salamat din po sa pagsama sa amin, sa pagtulong sa amin at sa pagkilos mo sa amin upang kami ay makapamuhay para sa kaluwalhatian at kalooban ng Panginoon sa amin pong nalalabing buhay. Kaya gaya po ng sinabi mo Panginoon, kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo'y manatili sa akin. Ngayon, pinag-isipan po namin ang salitang ito ng sama-sama, kaya pakiusap, hawakan mo po kami ng iyong salita, pag-ibig, kapangyarihan ng Espiritu Santo, at gabayan kami upang makapamuhay kami ng tunay na karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos upang kami makapaglingkod sa Espiritu Santo at mamuhay na lamang para sa kaluwalhatian ng Diyos na sumusunod sa paggabay ng Espiritu Santo. Gayun din po sa paparating po na summer retreat, nawa ay madala namin ang mga nawawalang kaluluwa sa iyo dahil sa at dalhin sa kaligtasan at maisakatuparan ang gawain ng Panginoon upang ang dakilang gawain ng Diyos ng pagliligtas sa maraming nawawalang kaluluwa ay mangyari. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.